Hi guys, magandang tanghali po. Kuya Leo at your service. Ang isi-share ko po ngayon ang the simplest motor controls, which is across the line or direct online motor control. Ito po ang ating control circuit for direct online or across the line motor starter. Ang across the line or direct online motor starter ay ginagamit pag ang ating motor ay below 5 horsepower. Ito po ang ating power circuit. Meron po tayong circuit breaker. Pupunta po siya ng magnetic contactor to overload relay into the motor. At ito naman ang ating control circuit. From line 1, pupunta po siya ng stop push button na normally closed. Lalabas po siya papuntang start push button, which is normally open, at lalabas po siya papuntang A1 ng ating magnetic contactor. Lalabas po siya ng A2 papuntang normally closed ng ating overload relay. Lalabas po siya papuntang line 2. Once na magkaroon po ng problema o magkaroon ng overload, nag-open po itong normally closed na contact ng overload relay, at ito naman po ang normally open ay mag-close para ma-indicate po niya na may trip or may fault ang ating circuit. Iwa-wire na po natin ang ating circuit. Ito po ang ating line 1. Papunta po siya ng normally closed na push button, which is the stop push button. Lalabas po siya pupuntang start push button na normally open. Ito po siya. At lalabas po siya from start push button, pupunta po siya ng A1 ng ating magnetic contactor. Ito po, wire ito. Tanong po natin. Ito po. From A1, punta po siya ng A2 at lalabas po siya papuntang normally close po ng ating overload relay. Ito po ang number 95 dito sa ating overload relay. Lalabas po siya sa 96. Ito po ang ating 96. Papunta po siya ng line 2. Ito po ang ating line 2. Ito naman po ang ating holding contact. Nagagaling po siya sa normally open. Ito po, papunta po siya ng number 13 ng ating normally open na contact sa ating magnetic contactor. Ito po, ito pong wire na ito, puntang number 13 ng normally open. Ito po. Ito naman po ang isang contact coming from start push button ay pupunta po siya ng number 14. Ito po, pupunta po ito ng number 14 sa ating magnetic contactor. Ito po. So, okay na pong ating holding contact. May connection na po. Ito po ang ating power circuit. Mayroon po siyang circuit breaker papunta po ng contact ng magnetic contactor papunta ng overload relay at saka sa motor. Sa ating gagawin ngayon, ang ating supply, dahil wala tayong 3-phase, single phase na lang po ang ating gagawin. At ang ating load ay bulb na lang po. Ito po ang ating load. So, i-tap na po natin yung ating line 1 to terminal 1 ng ating magnetic contactor. Ito po. Ito naman po yung line 2 natin.
galing po siya ng line 2. Line 2 terminal po. Ito po. Tsaka itong output niya, papuntang ilaw, papuntang load. So, kini-trace natin from line 1 to stop push button to start push button going to A1 ng ating magnetic conductor. Labas siya ng A2 papuntang 95 ng overload relay, labas po ng 96 papuntang line 2. Ito po ang ating overload relay. Once na magkaroon po ng problema, magka-cut po ito. At ito ay magkukontak. Iilaw po ang ating indicator lamp. So, okay na po. Pati ating power circuit. Meron na po tayong power circuit. Kung line 2. Ito po ang output niya. So, pwede na po nating i-power up. Power up po natin at saka i-start. Power up. Start po natin. Ayan po. Gumana yung magnetic contactor natin. At nagkaroon ng power ng ating bulb. Ibig sabihin, tama po ang ating connection. Mayroon pong provision itong overload relay natin na stop. Subukan po natin na to stop ang overload relay. So, okay po ang function ng overload relay natin. Hindi na po siya natin masubok sa overcurrent o ano man dahil wala po tayong malalaking load. So, yan na lang muna. Start relay natin. So, yan lang muna guys. Ating pong project na direct online motor starter ay madali lamang sundan. I-copy nyo lang pong ating circuit diagram at ang ating power diagram. So, sa mga gustong gumawa nito, mga interesado ay i-copy na lang ating diagram. So, salamat guys sa panunood at I hope na sa susunod na video ay ma-follow nyo rin ako. Thank you.